Mga kaibigan, alam nyo ba na ang mga salagubang ang pinakamaraming insekto sa buong mundo? Sila ay may higit sa 350,000 na kilalang species, at patuloy pa itong nadadagdagan habang natutuklasan ng mga siyentipiko ang mga bago. Milyon-milyon silang gumagapang at lumilipad sa paligid natin. Makikita sila sa halos lahat ng sulok ng mundo, mula sa mga kagubatan hanggang sa mga disyerto. Mula sa maliliit na langgam, hanggang sa malalaking rhinoceros beetles, ang mga salagubang ay talagang nakakamangha. Ang kanilang laki ay maaring magmula sa ilang milimetro hanggang sa ilang pulgada. Hindi lang sila basta-bastang insekto. Ang bawat species ay may kanya-kanyang natatanging katangian at gawi. Sila ang mga arkitekto ng kalikasan. Ang ilan sa kanila ay gumagawa ng mga komplikadong istruktura, habang ang iba naman ay nagtutulungan sa loob ng kanilang kolonya. Sa loob ng milyon-milyong taon, nakagawa sila ng mga kakaibang talento para mabuhay sa iba't ibang lugar. Ang kanilang kakayahang mag-adapt ay tunay na kahanga-hanga. Ano kaya ang mga sikreto nila? Alamin natin, tuklasin natin ang kanilang mga natatanging kakayahan at kung paano sila nakaka-survive sa iba't ibang kapaligiran. Mula sa mga disyerto hanggang sa mga kagubatan, makakakita tayo ng mga salagubang na sanay sa kanilang tirahan. Parang mga makina ang katawan nila na ginawa para mabuhay. May mga salagubang na may matigas na balat para proteksyon. Meron ding may mga pakpak na makukulay para makaakit na magiging partner. At ang iba naman, may mga tinatagong armas para protektahan ang sarili. Dahil sa kanilang galing, ang mga salagubang ay nagbibigay ng ideya sa mga siyentipiko at inhinyero. Isipin nyo, mga robot na kayang gumaya sa galaw ng mga salagubang. O kaya naman, mga bagong materyales na kasing tibay ng balat ng salagubang. Sa pag-aaral sa kanila, natututo tayong gumawa ng mga bagong teknolohiya na makakatulong sa mundo natin. Section 4. Ang salagubang sa disyerto, tagahuli ng tubig. Ang salagubang na ito ay may kakaibang kakayahan na makalap ng tubig sa isa sa mga pinakatuyong lugar sa mundo. Sa sobrang init at tuyong disyerto ng Namib sa Africa, kung saan bihira ang ulan at halos walang tubig, may isang salagubang na tinatawag na Stenocara. Ang Stenocara ay may natatanging katangian na nagbibigay daan dito upang mabuhay sa ganitong kalupitan ng kalikasan. Alam nyo ba kung paano ito nakakakuha ng tubig? Sa pamamagitan ng isang kamanghamanghang proseso, ang salagubang na ito ay nakakakuha ng tubig mula sa hangin. Ang likod ng Stenocara ay may maliliit na umbok na nakakahuli ng tubig galing sa hangin. Ang mga umbok na ito ay nagiging sanhi ng pagbuo ng mga patak ng tubig mula sa hamog. Ang mga patak ng tubig ay dumidiretso sa bibig ng salagubang na nagbibigay dito ng kinakailangang likido upang mabuhay sa disyerto. Dahil dito, ang mga siyentipiko ay gumagawa na ng mga bote na kayang mag-ipon ng tubig mula sa hangin. Ang teknolohiyang ito ay maaring makatulong sa mga lugar na kulang sa tubig na nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga komunidad na nangangailangan. Section 5. Ang salagubang na bombardier, chemical na depensa. Kilalanin natin ang bombardier beetle, isang tunay na chemical engineer. Kapag nakaramdam ng panganib, ang bombardier beetle ay naglalabas ng mainit na chemical na parang usok. Ang chemical na ito ay nakakasunog at nakakairita sa mga kalaban. Ang mga inhinyero ay pinag-aaralan ng bombardier beetle para makagawa ng mas epektibong pamatay sunog. Section 6. Konklusyon, kinabukasan ng biomimicry. Ang mga salagubang ay ilan lamang sa mga halimbawa kung paano tayo natututo mula sa kalikasan. Sa kanilang simpleng anyo, sila ay nagtataglay ng mga katangiang maaring magbigay inspirasyon sa mga makabagong teknolohiya. Ang biomimicry, ang panggagaya sa disenyo ng kalikasan, ay isang malawak na larangan na puno ng posibilidad. Mula sa mga pakpak ng salagubang na nagiging inspirasyon sa mga bagong materyales, hanggang sa kanilang mga paa na nagiging modelo para sa mga makabagong adhesive, ang potensyal ay walang hanggan. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga salagubang at iba pang nilalang, maari tayong makahanap ng mga solusyon sa mga problema sa enerhiya, medisina, at marami pang iba. Halimbawa, ang kanilang kakayahang mag-imbak ng tubig sa disyerto ay maaring magbigay ng ideya para sa mga bagong paraan ng pag-iimbak ng tubig sa mga tuyong lugar. Kaya't sa susunod na makita mo ang isang salagubang, huwag mong tawaging ipis.
Sa halip, isipin mo kung paano sila maaring magbigay ng inspirasyon sa mga bagong imbensyon at solusyon. Tandaan, ang mga salagubang ay mga tunay na arkitekto ng kalikasan na mayroong maraming maituturo sa atin. Ang kanilang mga disenyo at adaptasyon ay maaring maging susi sa hinaharap ng teknolohiya at inobasyon.